Magandang umaga mga boss. Tara, dito kami ni Boss Mike sa kanyang bukid at mag-explain kayo mga boss ng ano, ng kanyang palay. Grabe ng ano, kulisap. Kailangan na ano, ma-sprayhan na para ma-control itong mga insekto. Ito mga boss yung palay ni Boss Mike na nalipatalim noong January 14 ng gabi. Meron tayo mga boss video nito noong nag-transplant sila nito ng gabi. So ngayon, ilan araw na ito pala ngayon? 40? Dito ka bang gusto mo na doon? Meron ba talaga? So 47 din sa pala ito mga boss yung, ano, yung palay ni Boss Mike. At ngayon mag-explain kayo mga boss sa ito mga boss. I-share namin sa inyo yung gagamit namin dito na ano, pesticide at fungicide. Pero disclaimer lang mga bossing, hindi namin ito pinapakita ang brand ng pesticide para i-promote. Hindi po kami bayad ng kahit anong pesticide company. Nagkataon lang na ito yung ginagamit tayo dito sa bukid na pang-spray sa palay ni Boss Mike. Kaya hindi maiwasan na ipakita namin sa inyong brand. At ang purpose ito para i-share sa kapwa magsasaka para makatulong din sa iba na nahirapan mag-control ng mga insekto sa palay. Katulad yan itong mga paro-paro at saka steam borer sa palay na mahirap kontrolin at lagi sanhi kung minsan ang uban. So ito mga boss, panoorin natin si Boss Mike at magtitimpla siya ng gamot. Pare, pakipakita mo ka para sa viewers natin yung ano, yung ito mga boss yung spray ni Boss Mike ngayon, ito yung Armore fungicide. Yan. Sige pare, magano ka na. Takal ka na. Doon sa mga baguhan natin mga boss na lagi nagko-comment sa ating video tungkol sa palay naman, ang Armore fungicide mga boss ay ina-apply sa palay mula 45 days ang palay. So itong palay ni Boss Mike, ilan araw pare? 47 days ito. Medyo na huli nga mga boss yung pag-spray. At haluan namin mga boss yung, ano, yung Armore, haluan ni Boss Mike ng insecticide. Ito mga boss yung ano, yung ihalo niya. Pakipakita mga pare yung, ano, yung brand. Yan mga boss yung ano, ito mga boss yung ano, yung brand. Iikot parang konti, hindi makita eh. Ayan. Ito mga boss yung ano, yung Asin insecticide. Ayan. Sige pare. Yan mga boss yung Asin insecticide. Doon sa mga boss natin na baguhan na nagkukomment sa ating video, tatanong tungkol dyan sa mga pang-spray sa palay. Ito mga boss yung Asin, ito yung ginagamit namin na mainam pang control sa steam borer. Yung steam borer, yan mga boss yung ano, yung lumalabas ang bunga ng palay, ang uhay na kulay puti na mas kilala sa tawag sa lugar namin na uban daw kung tawagin ng mga farmers sa amin. Oo, okay na yan pare. So yan mga boss yung ano, ginagamit namin ngayon, Asin insecticide, haluan ng Armore fungicide. So hindi namin mga boss pinopromote yan ha, disclaimer lang mga boss eh. Hindi kami nagpo-promote ng kahit anong brand ng pesticide at wala kaming kailangan sa mga pesticide company, hindi kami bayad yan. Lalo hindi kami sponsored ng mga ganyang produkto. So hindi lang maiwasan, hindi na ipakita para ma-share naman sa kapwa farmers. Ito mga boss yung ano, yung palay ni Boss Mike, ito yung 4-Auto, ang variety nito RC4-Auto, so 47 days lang ito. Maganda mga boss yung mahaba yung palay nyo, walang damo. Makita nyo, pantay yung ibabaw. Ayan o. Nakailang baglat pa rin napataba yung na isabog nito mula simula 14 bag. Ang area mga boss ng ano ng palay ni Boss Mike, ano ito, 1.7 hectare. So ang nilagay niya lang na pataba, 14 bags. Ilang urea pa rin lagay mo nito, ilang bag? 5. At saka yung complete ilan? 5. Yung complete nito, kanyada, ito yung complete, 5. 6. At saka yung 17-17 ilang bag? 3. 3, bali 14 nga. So ang ratio ng pataba nito mga boss ni Boss Mike, doon sa mga baguhan na kasi may nagko-comment sa ating video tungkol sa palay, ang pataba niyang ginamit dito, 5 bag na urea at saka 6 na bag na complete triple 14, at saka yung huli niya sinabog kahapon yung 17-17 na 3 bag. Hindi ko lang mabos sa videohan at labing init kahapon, bawal pa yung mata ko sa initan masyado. So, ibig sabihin, naka 14 bags na dito, dati isabog.
So huli na yun pare, ano, huli na yun. Huli na. Para sa mga baguhan natin sa ano, nagpapalay rin para makuha ng idea. Yan mga boss, nakita niyo badala-dala si boss bike na ano, yung bandera, yung ano, plastic. Yan yung gagamitin niya pang tanda sa kanyang ano, pinakalinyan niya. Para yung paglakad niya, pare-pareho ang distansya niya, hindi siya lumalayo. Hindi siya lumalapit. So sa pagitan ng pag-i-spray niya. Para ilalagay mo sa kabilang gilid diyan. Yung sa karan. Ihatid mo na daw, ganun. Yeah. Ay, mamaya, ay dala mo na 'yan. Ilan yung timpla mo sa armory? 15 lang. Tapos yung asin 20 ano? Bababa lang mga boss yung dosis na kinarga ni boss bike kasi yung pala niya wala naman pa itong tama, wala naman itong tama ng punggos. So ano lang ito sa kanya, parang protect, pang protect lang ito sa palay para huwag tamaan ng lip light. Saan ka ba simulan ba na? Ay dulo-dulo ka? Punta ka rin sa dulo? Hindi, pagbalik mo yan ano? Hindi ako mapunta kasi ako niya tapos parang eh ba't naman nilagay yung kuhan? Pagbalik, sige. Sarado sa mga boss natin na mga baguhan na nagko-comment. Meron pa tayo mga nag-comment nung isang gabi sa atin mga boss. So, sa full yard na ginamit namin nung last scrapping. Last year pa yon. Meron tayo isang viewers na nag-comment doon. Abangan mo na busing yung ano, yung video ulit. Gagawa namin ulit ng video. Yung tungkol doon sa may sa full yard na 0061 na inispray namin nung nakaraang taon dito. Abang lang boss eh, at gagawa namin ulit ng video ni boss Mike yun para mas maunawaan mo at maliwanag ka ng usto kung paano yung tapagamit at kung anong klase ba ng full yard yun. Sa ngayon ito lang muna mga boss yung isishare namin sa inyo, itong mga pesticide na ginagamit ni boss Mike. Maganda itong pala ni boss Mike mga boss, oh, mahaban at saka wala siyang sakit. Ayun oh, nilalaga din naman niya ito. Malapit ito mga boss pag ano, maglabas ang bunga nito. Siguro mga ano pa ito, mga dalawang linggo pa ito, eh marami nang lalabas na bunga nito. Kasi 47 days na siya ngayon. So 60 days yung pala, eh marami nang ano, nakalabas na bunga. Marami din kasi ito ngayon mga boss, ano, yung paro-paro. Yung pinagmumula ng steam borer, kaya kailangan mapuksa yun ni Boss Mike. Kasi pag hindi niya napuksa yun, ay yung palay niya pag nagsapaw ito, nagbunga na ito, ay malamang puro puti ang lalabas pag hindi napuksa yung mga paro-paro, yung pinagmumula ng steam borer. So alam naman natin lahat yan, lalo yung mga palay farmers, na ang palay pagka tinama ng steam borer ay malamang walang anihin. Kasi lalabas yung uhay niyan ay puti. O mas kilala sa lugar namin na tinatawag na uban. So pag nagganyan na puti at uban, ay wala mga buslaman niyan, puro ipa. Kaya kailangan hanggat maaga buksan itong mga paro-paro na ng itlog kasi naman pinagmula ng uod na naging steam borer nga. So yun mga boss yung ano, yung bandera ni Boss Mike do sa, kasi may mga viewers tayo sa ibang lugar na malalayong lugar na magtataka sila bakit mayroon silang bandera. Kasi kung wala ito mga boss bandera, kung wala yung bandera na yan, ay hindi niya kayo mahulaan kung saan siya nagsimula doon kayo sa kabila. So ito yung ano, ito yung panukat niya at palatandaan. Kasi may hakbang yan, ano yata yung ginawa niya eh. Anim na hakbang yung maging distansya niya sa kabilang linya na dinaanan niya kanina. So yan, dito siya nagsimula oh. O ito. Ito yung una niya daan kanina, ito. Itong lugar na ito, yan. Yan yung nakaguhit yung daan niya. So para yung distansya niya dito, pagpunta sa kabila ay pare-pareho. Hindi siya ikang maligaw. Yan, kailangan siya mayroon itong bandera. Ito naman yung tutumbukin niya ngayon. Kasi malaga ito pagpunta sa bandera, lalo pag yung palay ay matangkad na, malalaki na. Tatagpo dyan sa may bandera to. Yan yung tutumbukin niya.
Pag wala kasi mga boss yung bandira na, maliligaw ka sa daan mo, eh hindi mo pare-pareho. Minsan malayo ka na pala doon sa pinagmulan mo, eh hindi na mag-abot-abot yung ano, yung bunga ng sprayer. So mahalaga yung bandira na, lalo pag yung pala ay matatangkad, hindi mo na makita yung pinagmulan mo, so kailangan mo yung bandira. Kaya sa kabilang dulo naman, no, kabilang gilid naman, no, may bandira siya nilagay doon. O pagbalik niya ngayon, yun naman ang kanya tutumbukin. Dahil may sukat yan, 6 na kabag yata. O 5 yung ginawa niya. Dahil parang ano, parang o? Ano? Kaya ano yan eh, pag hindi mo napatay ngayon yan, eh nako. Yung palay mo, sigurado puro uban yan. Puro puti ang maging bunga niyan. Wala ka rin anihin. Dahil kung puro naman ipa. So yung pagbalik niya mamaya, ito na mabos yung tumbukin niya, itong bandira niya. Ngayon, ang tumbok niya, yung bandira sa kabila, yun o. Yun. Yun yung bandira sa kabila, yun ang tumbok niya ngayon. Yun yung palatandaan niya, para siya maligaw. Matindi pa rin paro-paro, dami o. Magkapala ka pala, no? Magkapala paro-paro. Kaya pag hindi mo napatay, sigurado, yung bunga ng pala yung puro ng puti. Eh, wala na naman, anihin. Pagka puro uban. Delikado mga boss, yung paro-paro pag hindi niya nakontrol sa palay. Kasi sigurado wala ka talaga anihin. Kasi magbubunga talaga yung palay mo, ang lalabas na bunga niya, puti talaga. O mas kilala nga dito sa lugar namin na yung common term ng farmers ito na natawag ng uban. Uban daw tawag nila dyan, kasi nga puti. Maglabas ng uway ng palay, puti agad. So walang laman yan, kasi patay yan eh, may ano yan, may uod sa ilalim, may sa puno eh. Sa kalagitnaan ko minsan sa puno. Minsan sa kalagitnaan ng istim ng pala yan, nandun yung uod. Doon siya napisa. Ay, kaya yung uhay paglabas na mamatay, nagiging puti. Kasi may uod sa loob. So kailangan yung paru-paru na yan, no, ay mapatay, makontrol. Para hindi magkaroon ng istim buri na yung ano. Para hindi magkaroon ng uhay na puti. So sa mga boss natin ng mga baguhan, lalo sa ibang lugar, ibang probinsya na medyo late sa makabagong pamaraan at teknolohiya ng pagpaparming ng palay, sana mga boss, sa pamagitan ng video namin itong sinishare sa inyo, sana makakuha kayo itong idea para kayo man din hindi mahirapan at makatulong din sa inyong pagpaparming yung mga video namin na isishare sa inyo. Ito kay boss Mike, alin sa palay niya mahawa, no? Tsaka wala pang tama mga boss yung anto. Wala tama yung katawan nitong pala niya, hindi tinamaan ng blight. Kaya dahon. Yung mailan ng dahon sa dulo na mapula sa ano yung mga buhay sa hangin. Kasi malakas ang hangin ito, lalo mamaya pag ano, bandang tanghali na malakas ang hangin. Hindi may iwasan na mamula yung dulo ng palay ng dahon. Hindi naman masyadong problema yan at dulo na naman ng dahon. Yung pare, dami yung paru-paro, kapalo. Dami ah, kapalo. Namumuti oh. Katindi ano. Kaya nga napag-isip. Ay, pag hindi mo nga napatay, puro uban yung palay mo. Puro puti na naman. Ay, sigurado pag hindi mo napatay yung mga paru-paro na yan. Paglabas ng uhay ng palay mo, puro naman puti. Puro uban naman, aani ka naman, puro ipa. Kasi itong paru-paro ito, malakas ito manira ng palay talaga. At wala talagang anihin pagka ito ay nakapangitlog. At ang labas talaga pa nakapangitlog niya sa palay, steam borer. Wala. So, yan mga boss. Hanggang dito na tayo mga boss ha. At paalam muna kami sa inyo mga boss. Abangan nyo lang mga boss yung ano, next video pa namin. I-upload. So, hanggang dito na tayo mga boss. Bye-bye muna. Abangan ang next video. Bye-bye.